Nako, mga nanay, marami tayong kababayan na problemado sa taas ng kanilang kolesterol. Oy, aminin, lalo na uso yung pork barrel. Ayon sa pag-aaral, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit marami nagkakaroon ng sakit sa puso. Ito, may mga practical tips kami kung paano ninyo mapapababa ang inyong kolesterol. Ituturo yan sa atin ni Dr. Harris Acero, consultant ng Remnant of Alternative Medicine Incorporated. Good morning, Doc. Yes, good morning po sa inyo. Yes, ito yung mga nasa harap mo namin. Hindi ho lahat dito eh, ano yan eh, parang hindi dyan lahat healthy. Meron ho dapat dyan eh, iwasan. Yes. At kung pwede, wag nang kainin. Ano? Tama. Like, simulan natin dito. Ito ha, sa umaga, pag breakfast tayo, almusal, naghahanda ho tayo ng ano? Tinapay. Tinapay. Loaf bread, madalas. Yeah, usually, kinakaya natin pandesal, you know? Pandesal. Made of white. Mm-hmm. So, dapat iwasan po natin yan kasi they are considered to be refined carbohydrates. Pakita natin. So, ito yan. Ito, yan. Mga, ito hindi maganda sa katawan yan. Hindi maganda kasi wala na po yung fiber para magwalis ng taba-taba sa So, kung ayaw, hindi pwede yan dahil hindi maganda idudulot sa ating kalusugan. Anong pwede pamalit natin dyan na madaling mabili? Pwede natin palitan ng whole wheat bread. Whole wheat bread. At kung wala naman, pwede natin kumain ng kamote. Kamote, patatas. Kamoting kahoy. Root crops. Balinghoy. Balinghoy. Kasaba. Kasaba. Ay, maganda yun. O yan ha, iwasan na natin yung white bread. Eto naman, butter yun. Ito, di ba? Instead po na magpiprito tayo, magigisa, instead of using butter, yung oil na lang. Kasi daw malasa daw yan. Exactly. And ang pinaka-least na oil na pwede mo magamit, yun na lang. Huwag po too much of oil. Kasi even though you don't eat meat all the time, pero kung like ka naman yung pinirito, ginisa, taba pa rin po. Ito naman? Kasi most of us, gusto natin yung mga hard-boiled. Kaya pinirito. So instead of eating yung egg yolk, yung white na lang. Yung white na lang. Yes. Okay, white na lang. Ito naman, ano ba ito, Dok? Ito yung ating saluyot. Saluyot juice. Saluyot juice po natin yan. Napakaganda, proven po yan, na nakakatulong to prevent yung mga liver problems. Ano to yan? Ano mo siya? I-juice mo, lalagay mo lang ng tubig? Pwede mo siya gawin, i-blend mo blend siya sa tubig. I-blend mo siya with other mga fruits and vegetables. And then what we also have here is yung garlic. Garlic, paano gagawin natin para makatulong bumaba sa kolesterol? Si garlic, extract natin yung juice. And then magdagdag tayo ng calamansi and honey. Honey. So makakatulong yan para magpababa ng kolesterol. And also, blood thinner din yan. Pampalamlaw ng dugo natin. Oo, tama sabi ng mga nanay, di ba? Mga lola natin. Yes. Itong mga prutas, gulay na ito, lahat ito talaga makakatulong sa atin para mapababa yung ating cholesterol level. Yes, makakatulong. As much as possible po, lagi po may gulay. Uh-huh. Kasi ang gulay po, may mga fiber po yan para mas madali yung pag-wash out po ng mga taba-taba. What about this? Ito yung mga prutas natin. May tayong mansanas, orange, and dalandan. Yes, sa fruits naman po natin, na dapat po alam natin mga kapuso na dapat ang prutas po kinakain before meal. Para po magka-enzyme na tayo at pag kumain before tayo. Before meal dapat pala. Yeah, before meal. Ah. Even yung mga salads natin. Ulitin ko na yan. Unahin pala ang prutas. Para pag kumain ka ng mantika, mas mabilis yung ating digestion. Oo, kasi iba ginagawang dessert itong prutas eh. No? So dapat pala unahin natin bago tayo mag-heavy. Even taking water. Okay. Dapat huwag tayo inom ng inom habang kumakain. It should be before and 30 minutes after. Ay, okay. Ayan, para ho, yun, napakasimple lang at napakadaling tandaan. Mga nanay, ano po, kung paano ho natin mapapababa ang ating cholesterol level dahil hindi ho maganda ang mataas ang ating cholesterol. Yes, at ang pork barrel, hindi ho maganda masyado. Okay. Maraming salamat po, Dr. Harris Acero. Ayan, ngayon naman, puntahan natin ang ating kasamang sinaluan and Tito Lar.